Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chiang Ame from Japan. Aquarius Kabayan, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok niya. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng pusong yung mga comments sa hashtag kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan. Inyong energy is na iwan dyan. Pati pangalang binabasa ko, makuha ko lang yung energy niyo. Makaresonate na kayo sa atin. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto niyo talaga na energy niyo lang ang gusto niyo makuha natin, nasa baba po naman yung how to contact me. Tingnan natin ano mga challenge sa'yo sa mga natitirang araw ng May 2024. At syempre, alamin natin yung feelings ng person mo, no? Tao na nakakonnect kay Aquarius. Anong nararamdaman mo kay Aquarius? The challenge, advice, and your energy. Tao na nakakonnect kay Aquarius. Anong nararamdaman mo kay Aquarius? Please show me. Oh. What is your intention? Please show me. The chariot yun. Intention niya is, the page of sword in reverse. Wow. What is your behavior toward Aquarius? Please show me. Naloko na. Ito. The ace of wands. Agad, dami nito ah. Puro naman reverse. The King of Pentacles and the Three of Pentacles. Ha? Talaga? Hindi wow. Sabay ganun eh, no? Ako yung nainis eh. Okay, Aquarius, anong nararamdaman mo sa tao na to? Please show me, anong nararamdaman mo sa tao na to? The Seven of Wands. Very good. At ano naman po ang challenge para kay Aquarius sa mga natitirang araw ng May 2024? Please show me, universe. Ano po ang challenge para kay Aquarius? Talagang gusto niya talaga lumabas eh. Challenge is the Ten of Swords. Okay. At syempre, ano po ang inyong advice? Para po kay Aquarius, the advice, universe, please show me. Tingnan din natin ang iyong overall energy, ano? Advice niya is the Nine of Wands. And overall energy po ni Aquarius, please show me. The Three of Wands. Okay, very good. Okay. Okay, the Chariot. Bakit the chariot ang nararamdaman mo? Tao na ako ni kay Aquarius. And the chariot! Ibig sabihin, pareho kayo. Okay, pareho na kayo mag-move on, ano? Sa nakita ko dito, pareho na kayong aalis. Kumbaga, pareho na kayong magbubuklod-buklod sa isa't isa. No? At magpo-focus na kayo sa bawat sarili niyong buhay, bawat sarili niyong, ganyan. No? At bakit the Page of Sword reverse ang iyong intention? Bakit Page of Sword in reverse ang intention mo? Oh, the Page of Sword and the Page of Sword. Oh my God. Kaloka. And the Queen of Sword. And the Three of Pentacles. Ace of Sword. Okay, ibig sabihin, isa sa inyo, pwede ba malaman? Si Queen of Swords. Ay. And the Four of Swords in reverse. And the Magician. Okay, yung isa sa inyo, ano, intention niya sa'yo is to mind games, no? Pero hindi to ka kasi. Isa dito nagma-mind games. Isa dito matalino, nagiging wise. Isa dito is burnout or anxiety. Magulo ang uso, ang utak, magulo ang ano, may sakit. No? Or nagkakaroon siya ng, ang tawag dito? Nagkakaroon siya ng chronic stress, ganyan. Na stagnant, no? Ang isa sa kanila. And then, nakita ko rin naman na may isa dito na ginagawa ang lahat para for the justice. No? And may umalis talaga.
No, sa nakita ko dito. At naguguluhan. Oh my God. Magbiglaan itong mga nangyari na to, no? Sa nakita ko dito, no? Intention niya sa'yo is to mind games. Insulting you. And to be paranoid, no? Nakita ko dito. And nagiging basto siya, actually. I don't know why, pero dinidepensa niya yung sarili niya. No? Sa nakita ko. Nagtatali-talinuhan siya, eh. Totally. Ito yung tao na hirap siya natanggapin yung pagkakamali niya. Yes. Huwag ka magpa-mind games dito. Alam ko, mas matalino ka nga sa kanya. Nakita ko eh. Siyempre, ang in kanyang behavior is the 3 king, 4 pentacles. So, no, ano nito? And the ace of wands. Bakit po? Bakit? Bakit yan ang behavior? Bakit? Para saan? Ano yun? Para saan yun? Okay. Ngayon na. Nakuha ko na. Okay, behavior niya sa'yo is, andito yung, hindi ko mabasa, sandali lang. 3, okay. Behavior niya sa'yo, ayaw niya makipag, andito kasi yung away eh, mataas yung ego niya. Nagtataas siya ng ego, handun yung, nagkakaroon din siya ng negativity, o meron kasi siyang a few options, no, sa nakita ko dito. Kumbaga, there's a separation dito sa sitwasyon na to. May third party, no? Or ano man separation na yan sa nakita ko. Kasi we have the ace of, ano, nakita ko rin na talagang may third party. They walk away or you walk away in this situation sa nakita ko dito. Then nakita ko rin na may mga pagkuplano with it comes sa sarili para sa pagmamahal sa sarili or may pakakasalan or merong pupuntahan na bagong buhay o bagong mundo, no? Sa nakita ko dito. And then, handun din yung sa nakita ko sa kanya na they using person, para sa, kasi hindi ko alam kung may trabaho to o wala tong trabaho o may ipon o wala. Nakita ko sa kanya hindi siya ganun ka-stable. Siya yung tao na something corrupt, may ganyan. May corrupt ako nakikita, may nakikita ako na hindi ko alam kung gold digger to, pero user siya, no? Mapanggamit siya. As long as kaya niya magsuloy, magsisinungaling siya. Magkaroon lang siya. Yun, nakita ko sa kanya. And then, disloyal, may kasakiman, very materialistic din ang nakita ko sa kanya, no? Always, ano siya, parang negative energy ang meron sa kanya. Hindi ko nakikita yung pag-growth niya. Nagiging makasarili ka siya. Full of motivation tong tao na to. They competed or nakipag-competensya siya with it comes sa'yo. Nagkakaroon siya ng ayaw niya makipag, lack of teamwork siya, handun yung ayaw niya makipag-collaboration sa'yo, something ganun. And then, nakikita ko rin to na matigas yung ulo nito, suwail, wala siyang pakialam, very cold, something, disorganized yung situation niya eh, yung mga plano niya eh. Parang hindi siya basta-basta lang, ganun nakita ko sa kanya. Wag na to. It's time to plan para sa buhay mo. Mag-focus ka. Mas matalino ka sa kanya. Okay, ate. Naghalit na naman siya. Nahiblad na naman daw ako. Okay, bakit 7 of Wands ang iyong nararamdaman sa tao na to? Aquarius, please show me. Bakit 7 of Wands ang nararamdaman mo sa tao na to? Okay. Bakit po? Okay. Bakit po? Okay. Ay, thank you. Okay, ang nararamdaman mo sa tao na to is didepensa mo yung sarili mo. You put boundaries in this sa tao na to. Handun yung mas magpo-focus ka sa sarili mo. Paninindigan mo kung ano yung gusto mo. Handito yung pag-withdraw. Handito yung nagkaroon nga ng separation, no? Or maaaring nagkakaroon ng
law when it comes to ano, to kasal, no, or nagkaroon talaga ng separation. Kung hindi man kayo kasal, nagkaroon ng separation. Handun na rin na you follow yung nararamdaman mo to create with your own sa sarili, no? Handun sa nagpapakabisi ka na rin, na nagpo-focus ka na sa sarili mo, na iahaw yung sarili mo, no? Sa nakita, nilalabas mo na rin yung gusto mong, mga gusto mong gawin, no? Oo, nahan doon yung part na there's a loneliness, you feel disconnected na talaga dito sa sitwasyon na to. Parang dumating ka sa parte ng buhay mo na parang naparalisado ka. Yung sa it comes to a fear, naging, siguro ang tagal na nitong sitwasyon na to, parang naparalyze ka na dun sa sitwasyon na yun. And then now, ngayon, talagang tinuloy mo na rin na kailangan maging disconnected na kayo, i-withdraw itong situation na to. No, parang nahadon ka na rin sa situation mo na ayaw mo na rin makipag meet or makipagkasundo dito sa taon na to. Parang handi na yung paghihigpit o naghigpit ka na, no, ng nagpadla ka na, kumbaga, no, para kung hindi na para sa kanya yung situation na yun. Ano ba ito, nakita ko ito? Very good. Okay. More on you use your intuition, ano, sa nakita ko dito, at nag-focus ka na rin sa stability mo, no? Kumbaga, hindi ka na rin, parang nagkakaroon ng situation sa inyo na, I don't know, kung nagkaroon ng problema when it comes to a money, yun ang nakita ko. Very good naman yung ginawa mo, you put boundaries dito sa tao na to, kasi hindi naman siya karapat-dapat. And the challenge is the Ten of Swords. Bakit Ten of Swords ang challenge? Sa mga natitirang araw ng May 2024 para kay Aquarius. Bakit po Ten of Swords? Ay, my God. Bakit po? Para saan? Okay. Pwede isa pa? Ayun, oh, naloko na. Okay, the challenge is para sa'yo, this natitirang araw ng May 2024, yung challenge sa'yo is sa mga tao na pwedeng mangutang or mag-scam or mag-backstop sa'yo, no, na related ang money. Included din dito ang family, no? Kasi ang challenge sa'yo, magkakaroon ng mga, ano, nagkaroon ng separation when it comes to a family, nagkaroon ng hindi magandang samahan, pag-aaway, hindi pagkakasundo-sundo, karoon ng sadness, dissatisfaction, lack of community when it comes to family rin. Dissatisfaction. Para nagkaroon ng mga utang na loob mo to, ganyan, something ganun. No, pangapagtatalo. Kumbaga, yung challenge mo talaga, this, ano, naharapin yung mga dreams na hindi na talaga mabubuo or a dreams were shattered. Yun ang nakita ko dito. Yun ang challenge mo. Planning anew at pag-iingat sa mga tao na pwedeng mag-scam o mangutang or magbabackstab, manggagago, mga tao na magtataksil, and mga tao na uutakan ka with come sa money. Yun ang challenge mo, ha? Mag-ingat ka dito. Ito ang nakadikit sa'yo ngayon. Yung mga tao na ano, ganyan, na may inaasam sa'yo. Mga tao na may kasakiman. Mga tao na they abuse power. Ano? Ingat lang nandito. Kakaroon ng inequality dito, ha? Ah, syempre, universe, bakit po 9 of Wands ang advice nyo kay Aquarius sa natitirang araw ng May 2024? Thank you po. Bakit po? Okay, thank you. Okay, ang advice niya sa'yo is kung ano mang hamon ng buhay na pagsubok or battle na darating sa buhay mo, huwag mong isipin na you are losing or you are defeat or talo, no, sa nakita ko dito. Yung mga dreams na hindi nag-shatter o may mga situation na magdi-delay-delay man o mga situation na antagal nang hindi nagiging maganda yung takbo ng will mo, is huwag mong susukuan at palagi kang
huwag mawawala ng pag-asa. Kasi nakita ko na ang dami mong question when it comes to yourself. Andun yun na stagnant ka. Ang dami mong nag-iisip ka na kailan ba matatapos to. Itong mga battle na to. Itong mga deep-wounded. Itong nangyayari sa buhay ko. Itong, I don't know kung sinasabi mong this is a karma. Itong mga bad luck na nangyayari sa buhay ko. Kailan ba to matatapos? Yun. Ang sinasabi lang sa'yo ito na kahit anong mangyari, huwag na huwag kang susuko sa hamon ng buhay. Okay? Magpakatatag ka. Kumbaga, sinasabi sa'yo nito na hindi ito para sa'yo. Kaya nangyayari ito is only pagsubok lang. No? Dito yung nagbibigay sa'yo ng katatagan para to look to the future. Kasi magkakaroon pa rin ng shipment at magkakaroon pa rin ng bagong mamahalin. No? Sa nakita ko dito. Huwag mong isipin yung mga nawala at ang nakaraan. Kumbaga, mamahalin hindi lang sa relationship, basta mahalin mo siguro yung sarili mo o yung family mo o yung mga makakasama mo sa buhay. Okay? Three of Wands, overall energy ni Aquarius. Bakit? This may... Okay, very good. Bakit po Three of Wands? Please show me. Thank you. And there, Two of Cups. Wow! Nine of Wands again. Diba? Ang sinasabi dito sa'yo palagi. Oh, diba? And Two of Cups and the Nine of Swords, Six of Swords. Wow! Very good. Okay, ang total energy mo ngayon, mga natitirang araw, is talagang to move on. No? To move on, to growth, forward sa mga plano, abandoning the past, and then walang kasukuan, and then mas mahalin yung mga tao na nasa paligid, at mas i-chase yung dreams, no, sa nakita ko. At i-release all the baggage at maging contento ko ano yung nakukuha mong blessing and reward na nakuha mo ngayon. Yan na nakita ko sa'yo. Mas magpo-focus ka na sa trabaho mo kasi sa wealth and sa prosperity, sa stability, yun. And then, going toward ka na talaga sa pagbabagong buhay. Sa nakita ko. Very good. Kasi mas importante yung mga tao na meron ka sa ngayon. No? Sila yung... May mga mangyayaring biglaan na makikita ng mga kakilala ang nakikita ko dito, no? Prepare lang. Arigato namase, God bless.